Good morning. How are you guys today? Oh, I'm sorry, I'll mute. If there's one church who loves to go in an adventure, that would be faith, hope, and love. Everybody wants to hike, no? At napansin ko na recently, you are all in an adventure. And kami rin, mahilig din kaming mag-adventure. Actually, madaming klase ng adventure eh. May adventure na pupunta sa bundok, or sa camping, or sa beach, or kahit minsan sa mall lang, pwede maging adventure. As long as it gives you excitement and kumbaga another feel. Kahit ngayon paglilipat ng bahay, eh, napakalaking adventure. I'm sure alam ni Sister Luda yan. So for this morning, we'll talk about an adventure awaits. It's an adventure in faith with God. Let's open our Bibles to Genesis chapter 12, verses 1 to 8. Allow me to read it for you. Now the Lord said to Abram, take note, hindi pa Abraham yung pangalan niya, Abram pa lang. Go out from your country, your relatives, and your father's household. Sabi ng Panginoon, disanin mo ang iyong bansa, disanin mo ang iyong mga kamag-anak, disanin mo ang kabahayan ng iyong ama. No? To the land that I will show you. Patungo doon sa landas, patungo doon sa lupain, patungo doon sa bayan na kung saan kita ituturo. Then I will make you into a great nation and I will bless you. At gagawin kitang isang napakalaki at dakila at magaling na bansa. At pagpapalain kita, inasabi ng Panginoon. And I will make your name great. At gagawin ko ang pangalan mong dakila. Gagawin kitang isang tanyag na tao. So that you will exemplify divine blessings. No? Para makita ng mga tao sa buhay mo kung sino ang tunay na Diyos, makita nila, ma-bless sila, no? Through my divine blessing. I will bless those who bless you. No? Pagpapalain ko lahat ng magpapala sa'yo. But the one who treats you lightly, I must curse. Hindi ko pagpapalain ang mga taong hindi magpapala sa'yo o magagalit sa'yo or sisiraan ka or aawayin ka. And all the families of the earth will bless one another by your name. At sa pamamagitan ng pangalan mo, lahat no, ng tao sa mundo, lahat ng pamilya sa mundo, ay pagpapalain sa pamamagitan ng pangalan mo. So Abram left, just as the Lord had told him to do, and Lot went with him. So yumaon na si Abram, kagaya ng sinabi ng Panginoon, sumama ang kanyang pamangkin na si Lot. Now Abram was 75 years old when he departed from Haran. So, 75 na siya. 75 years old. Hindi na siya ganun kabata. Nung siya ay tinawag ng Panginoon at umalis sa kanyang bayan na ang pangalan ay Haran. And Abram took his wife, his nephew Lot, and all the possessions they had accumulated and the people they had acquired in Haran. And they left for the land of Canaan. They entered the land of Canaan. No? At siya ay yumao kasamang kanyang asawa na si Sarai, hindi pa Sara ang pangalan niya, ang kanyang pamangkin na si Lot, at lahat ng mga nalikom nila na ari-arian at mga slaves. No? At pumunta sila sa bayan ng Canaan. Abram traveled through the land as far as the oak tree of More at Shechem. At the time of the Canaanites, were in the land. During those time, no, meron nang nag-occupy doon sa promised land na tinutukoy ng Panginoon. The Lord appeared to Abram and said, to your descendants, I will give this land. No, nagpakita ang Panginoon kay Abram at ang sinabi ng Panginoon, sa iyong mga anak, anak ng mga anak, apo ng mga apo, ibibigay ko ang lupa na to. So Abram built an altar there to the Lord, who had appeared
to him. Then he moved from there to the hill country east of Bethel and pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. There, he built an altar to the Lord and worshiped the Lord. At doon siya nagtayo ng tent, nagkumuha siya ng altar sa Panginoon, at siya ay nanampalataya at nanalangin at sumamba sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama sa langit, maraming salamat sa pahayag mo. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for your word. We thank you, Lord God, for the inspiration, the story of Abraham, as you call us to be in an adventure with you. An adventure awaits us, an adventure in faith. Heavenly Father, may you anoint my lips and you anoint the ears of your listeners. May we apply this in our everyday lives. We love you. Bless our hearts today. In Jesus' name, amen. Amen. Game na ba kayo? Sa umaga na to, pag-uusapan natin, tatlong bagay lang. No, three parts. Una, kagaya ni Abraham, tinatawag tayo ng Panginoon sa isang napakagandang adventure. It's an adventure in faith. But, meron three-part requirement. First part requirement, we need to understand that this is a lifelong journey of faith. Second part requirement, we need to accept His promises by faith. And third part requirement, we need to religiously practice our faith. Ano ibig sabihin nun? Isa-isayin at himay-himayin natin yung three parts na requirements enabled for us to join the adventure in faith with God. First part, a lifelong journey of faith. Sa tipong wika, ito po ay panghabang buhay na paglalakbay sa pananampalataya sa Panginoon. Alam niyo po, nagsisimula ang lahat kapag po tayo ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang siya ang magiging ating Master, Lord, Panginoon, at siya ang ating magiging Savior. Kapag na-realize natin, tinanggap natin siya, humingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan natin, magkakaroon tayo ng turnaround, 180 degrees, tatalikuran natin ang kasalanan, mamumuhay tayo ng payapa, mamumuhay tayo ng maayos, mamumuhay tayo ng ibang perspektibo. At ang eternity ay magsisimula hindi pag namatay ka, magsisimula kapag tinanggap mo ang Panginoon. At ang adventure magsisimula on that day. I'm sure iba sa inyo tumanggap 20 years ago, iba sa inyo maaaring 5 years ago, maaaring iba sa inyo 6 months ago, pero it doesn't matter. The adventure that awaits you already started once you accepted the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. So, balikan lang natin sa verse 1. No, anong sinabi dito? Now the Lord said to Abram, go out from your country, your relatives, and your father's households to the land that I will show you. No? Imagine nyo na lang po. Si Abram, tinawag ng Panginoon, inutusan siya. Ang sabi, pumunta ka sa isang bayan na ituturo ko sa'yo. Wala pong GPS, walang mapa, walang texting, wala lahat. Kumbaga, ito'y pakiramdaman. Alam niyo po, nasa comfort zone si Abram. 75 years na siyang sanay sa buhay na ganun. At bigla kang tatawagin ng Diyos. Pero dito naman ako hanga kay paring Abram. Ang sabi niya, let's do it. Let's go. I'm in for an adventure. Alam niyo po, sa panahon ngayon, mahirap kumbinsihin ang tao. Lalong-lalo na ang mga tao ay bago maniwala, kailangan nilang makita, maramdaman, malasahan, mahawakan. Kailangan nila ng prueba
Dito, wala pang prebang pinapakita ang Diyos. Salita niya lang. Assurance niya lang. Alam niyo, ang tunay na may puso at damdamin sa Panginoon, hindi mo kailangan makita. Hindi mo kailangan malasahan. Hindi mo kailangan matikman. Hindi mo kailangan mahawakan. Ang assurance ay puso sa puso na nangungusap. Ang Diyos, hindi ka kinakausap sa pamamagitan lamang ng labi, ng iyong isipan, puso sa puso. Si Abraham, kinausap siya sa puso, at ang puso ni Abraham ang sumagot sa Panginoon. Ang sabi niya, "Let's go. I'll go with you. I'm in for that adventure." Kung tatanungin po natin ang ating sarili, matagal na tayo dito sa comfort zone na to. Maaring tinatawag tayo ng Panginoon para tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Medyo mahirap kasi iiwanan ko ang lahat ng mga bagay na nakasanayan ko na. Naalala ko po, noong panahon ako'y tinawag niya, madami akong dapat i-give up. Noong nabasa ko ang Biblia, may mga bagay akong ginagawa na hindi ko dapat gawin kung ako'y into relationship with God. So, kapag ka tinanggap ko to, I have to give up everything. Napakahirap. Si Abraham po, sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, ang tunay na nag-iisip, ang tunay na nakakita, at ang tunay na nakakarinig ng puso ng Panginoon, sumasagot ng yes. Let's do it, Lord. I'll go with you. Sa totoo lang, mahirap ang mga pagbabago sa buhay. Change is hard. Change is scary. But change is exciting. Nako, if there's one thing na napakahirap gawin, lalo na dito sa Amerika, ay ang paglilipat ng bahay. Di ba, Lailu? Ang hirap maglipat ng bahay, sa totoo lang. Naranasan ko maglipat ng bahay sa Pilipinas isang beses lang. At isang tawag ko lang sa barkada ko, andyan lahat, 12 yata sila. So, kumpleto. Dito sa Amerika, napakahirap. Ako'y talagang pinagpala. At meron akong mga kaibigan na tumulong sa akin. Nasakto naman na may sakit pa ako. Kaya mas mahirap. Kaya ako'y talagang taus-puso na nagpapasalamat, no? Isa nga, nandyan eh, si Brother JP, maraming salamat sa pagtulong sa akin. Kung wala si Brother JP, hindi ko madadrive yung kalaking-laking truck na yun. Thank you, Brother. Napakahirap. sa totoo lang, pag kami pagbabago sa buhay natin, napakahirap. Imagine nyo na lang, 75 years old na si Abraham. Saka ka pa magpapalit ng bayan? Saka ka pa mangingibang bansa? Saka ka pa magpapalit ng karir? Saka ka pa alis? Di ba po? Ako'y umalis sa Pilipinas. Ako'y 34 or 35 years old nang dumating ako dito sa Amerika. Ang feeling ko parang ang tanda-tanda ko na eh. Parang mangibang bayan. Pero, sa totoo lang, ang hirap sa una lang. Sa lahat ng bagay, sa una lang. Naalala niyo ba nung kayo kinder, pumasok sa eskwelahan at naiiyak-iyak pa kayo dahil ayaw niyong bitawan yung kamay ng nanay niyo? Sa una lang mahirap. Pagdaraan ng isang linggo, gusto niyo nang pauwi yung nanay niyo kasi nagipaglaro na kayo. Sa una lang mahirap ang lahat. Naalala niyo ba kayo unang-unang pumasok sa trabaho pagka-graduate niyo ng college? Napakahirap. Parang may butterfly ka sa stomach. Sa una lang mahirap. Hanggang sa yumaon, sumeldo ka na, masaya ka na. Naalala nyo ba nung unang dating natin dito sa Amerika? Napakahirap. Wala pa tayong mga sasakyan nun. Napakahirap. Nagbabas pa tayo. Napakahirap. Wala tayong kilala. Napakahirap. Araw-araw tayo nag-i-English. Di naman tayo sanay. Napakahirap ng changes. Pero si Abraham, ang sabi niya, "Panginoon, mahirap man to, pero kasama kita, I'll go with you. I'll say yes." Kaya kung ikaw, tinatawag ka ng Panginoon para tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas, say yes. Sa una lang mahirap. Hindi siya madali. Ang pagiging Kristiyano, hindi ganun kadali. Sa una mahirap, pero pag nasanay ka na at nakilala mo na mabuti na lang tinanggap ko ang Panginoon kasi ang buhay talaga, relatively mahirap. Pero this time, mahirap man, meron akong Diyos na tatakbuhan. Amen? Alam nyo,
ang pagbabago sa buhay, scary. Change is scary. No, imagine niyo na lang ganyan trabaho niyo and you think your job stinks. Nakakatakot. Wala nang proteksyon si Abraham sa kanyang pamilya. Pupunta siya sa isang lugar na hindi niya kilala ang mga tao. Actually, occupied yung Canaanites. May mga in Canaan, may mga Canaanites. So ibig sabihin occupied. Meron na nakatira doon. Hanggang ngayon, isa itong malaking pagtatalo o debate kung sino ba ang dapat na nakatira sa Israel. Yung mga Hudyo ba o yung mga Palestino? Kasi panahon pa ni Abraham, history na yan. Pero tandaan nyo, ibinigay kay Abraham at sa kanyang mga descendants yung Israel. So sila ang rightful owner. Yun yung biblical perspective. Change is scary. Nakakatakot. Kagaya ng mga na-experience natin sa buhay. Kagaya ng adventure na ino-offer ng Panginoon sa atin. Nakakatakot. Pero, tandaan natin, if change is hard, if change is scary, but change is exciting. Imagine nyo kung walang changes na nangyari sa mundo, hindi natin ma-experience itong mga ganitong bagay. Hindi tayo makakapag makakapag-zoom kung hindi na imbento ni Charles Babbage sa computer at dinevelop ni nila Bill Gates, nila Steve Jobs or whoever, no? Lahat ng bagay kung hindi dinevelop, wala tayong na-experience sana na ganito. Change is hard, change is scary, kagaya ng pandemic ngayon. Mahirap tanggapin yung new normal. It is scary, mahirap, nakakatakot lumabas ngayon. Ang California on the rise in number, nag-spike pa. But change is exciting. Imagine nyo, tingnan nyo yung magandang perspective na pwedeng ibigay nito. Pagkatapos ng COVID-19 at naging COVID-19 free na ang buong mundo, imagine nyo, makakapag-travel na naman tayo. It's exciting. Makakapag-mission trip na tayo. It is exciting. Makakapag-invite na naman tayo ng maraming tao sa simbahan. It is exciting. Pansamantala, we need to endure everything sa lahat ng changes na nangyari sa mundo. We need not to look on other things na pwedeng makapagpababa ng loob natin. Let's look at the optimistic side of life where God wants us to look. Part 2. Sa adventure in faith na panawagan ng Diyos sa atin, sabi natin kanina, it's a lifelong journey of faith. We need to understand that we also need to accept His promises, His provisions by faith. Ayan. Ang maganda kasi sa salita ng Diyos, punong-puno ng promises, punong-puno ng provisions. At napakasaya at napakasarap basahin dahil na-assure ka, lalong-lalo na sa panahon na to na pandemic, na sa panahon na to na lahat ng tao nag-worry. Ang masakit nito, pandemic na, dito sa Amerika, sinabayan pa ng racial issue. Na kada bukas mo ng Facebook, may nakikita ka na nag-aaway, nagkakagulo dahil sa racism. Tapos yung meron pang election sa November, so na-heighten lahat ng bagay, mataas yung tension. Pero alam nyo, bilang Kristiyano, tinawag tayo we are called not to be in this world. We are called not of this world. We are called to be light and salt of this world. Paano natin magagampanan itong mga bagay na ito? Importante po na we need to accept the promises of God by faith in our heart. Sabi po sa verse 2, verse 3, sa binasa natin kanina, then I will make you into a great nation and I will bless you and I will make your name great so that you will exemplify divine blessings and I will bless those who bless you. But the one who treats you lightly, I must curse. And all the families of the earth will bless one another
by your name. Ano pong ibig sabihin? Meron pong five P's na dapat nating intindihin as we accept the promises of God by faith in our hearts. It's progeny, prosperity, prestige, protection, and purpose. Kung titingnan po natin tong five P's na to, this will secure our hearts during this time of pandemic, racial issues, at kaguluhan, chaos, and uncertainties dito sa mundo. Five promises of God: progeny, prosperity, prestige, protection, and purpose. For progeny, ang sabi niya kay Abraham, I'll make you a great nation. Teka. Tandaan natin, 75 years old na si Abraham, walang anak. Hindi lang yun. Yung asawa niya, 65 years old, wala ring anak kasi barren o hindi magkaanak. E paano siya magiging great nation? Here's the thing. You need to understand. Nothing is impossible with God. All things are possible with God. Huwag po kayong maniniwala sa nakikita mo, sa naririnig mo. Maniwala po kayo sa puso mo na alam mo na gagampanan ng Panginoon yung pangako niya sa buhay mo. Kung sinasabi sa iyo ng enemy na wala ng pag-asa yan, hindi na magbabago yan, wala na, hindi po totoo yan. Ang totoo, pag sinabi sa iyo ng Panginoon, ikaw ay nasagip at lahat, 10 ng kamag-anak mo ay masasagip, panghawakan niyo po yun. Dahil po, yun ang totoo. Ano ibig sabihin man ng progeny? Ang progeny ay, it's about whatever you have will be given to your descendants. To the people that you are, you know, yung apo mo, anak mo, bibigay sa kanila. Kung ikaw hindi mananampalataya, the curse will also be transferred up to 4 generations. But, kung ikaw ay mananampalataya, the blessings will be transferred not only up to 4 generations, but generations after generations after generations. Meron po ako nakilala sa Shepherd of the Hills, isa pong Pilipino, ay kwento niya sa akin, ang sabi niya, alam mo ba, ba't ako nandito sa Amerika? Ilang beses na kaming nag-apply para makapunta sa Amerika. Hindi kami makapunta-punta. Lagi kami denied. Pero alam mo, ba't ako napunta dito sa Amerika? Dahil sa lolo ko. Ang lolo ko, ang sabi niya, ay isang assistant ng isang misyonaryo sa Pilipinas. Dinala siya sa Amerika nung panahon ng kopong-kopong. At yung lolo ko, naging US citizen dito sa Amerika. Nung tin-race back at ginamit nila yon para mag-apply ng green card towards citizenship, napatunayan na sila ay descendant ng American citizen. Wala pong kapagod-pagod na bigyan po sila ng green card dahil sa lolo niya. Wala siyang kinalaman. Ang ibig sabihin po nito, kahit mabait ka, kahit hindi ka mabait, kahit na karapat dapat ka, o kahit hindi ka karapat dapat, matatanggap mo ang blessing. Pastor. Yes? Yes, John? Hello? Hello? Okay, pa. Okay na. You're back. Back online. Okay, sorry. Ano yung internet ko ba yun? Sorry. Okay. So, yun. Kay mabait ka, kay hindi ka mabait. You deserve it, you don't deserve it. The blessing will follow you dahil yung nauna sa'yo, nagbigay na ng pangako ang Panginoon. So kagaya ng US, hindi lahat ngayon bait. Hindi lahat ngayon Kristiyano. Pero tandaan nyo, ang US 400 years ago were established by Christians. The forefathers, even yung tinatawag na constitution were written in a biblical perspective. Kaya ngayon, tinatamasa natin
yung blessings na binigay sa kanila. Tingnan nyo ang South Korea. Naka-overtake na sila pagdating sa Japan. Imagine nyo, nung nag-blow up yung born-again Christianity noong 1980 sa Korea, sa South Korea, kita nyo yung dinala sa kanilang prosperity. Sabi sa Acts chapter 2, verse 38, Peter said to them, "Repent, and each one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Pwede po magsimula yung progeny sa atin. Kung tayo po itatanggap sa Panginoon, bibigay natin lahat ng kasalanan natin sa Kanya, aaminin natin, at ihingi tayo ng tawad, magsisimula po ang buhay na walang hanggan sa atin. Magsisimula po ang buhay Kristiyano sa atin. And this will be passed on to our descendants. Progeny will start. Another P, prosperity. Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, "I will bless you." Andahan natin po, ito yung mga pangako ng Panginoon. Wala pa naman binibigay siya, pero pangako. Pero sino ba si Abraham sa history ng Bible? He's one of the richest person, biblical heroes in the Bible. Prosperity, it doesn't mean po na pera lang. Usong-uso ngayon yung prosperity gospel. Maraming ngayon na nakikinig dahil gusto nilang magkapera din para ma-motivate sila na magkapera. Kapag ka po tayo nakikinig ng gospel at ang ating objective ay para magkapera, hindi po tama ang ating ginagawa. Tandaan po natin, ang prosperity ay byproduct ng ating faith. Ang prosperity is not just about money. Ang prosperity, pwedeng very healthy ka ngayon, you're prosperous. Imagine mo, napakayaman mo nga, kung lahat naman ng sakit nasa iyo, eh di mauubos din yung pera mo kakabayad sa ospital. Kaya health is wealth. Madaming bagay pa na prosperity na pwedeng ibigay sa ng Panginoon. Kagaya ng trabaho mo, pwede kang proteksyonan ng Diyos na habang COVID-19 may trabaho ka. That's prosperity. Habang ikaw ay nagsisipag, nakikita ng boss mo, pinopromote ka, that's prosperity. Another P, prestige. Sabi ng Panginoon kay Abraham, pampangako niya, "I will make your name great." Naalala ko po noon, nung kay bata, napatay si Ninoy Aquino. He emerges as one of the most iconic modern-day hero in the Philippine history. Lahat po ng tao yata noong 1980s umiyak. Lahat po yata ng tao ay nagkaroon ng simpatya sa kanya. Kaya nung tumakbo yung kanyang asawa na walang alam sa politics, nagkaroon ng sympathy vote because of the prestige of the Aquino name. Nanalo si Cory Aquino. Pagkatapos, noong 11 years ago, namatay si Cory Aquino, nagkaroon na naman ng sympathy vote because of the name of the Aquinos, nanalo naman si Noynoy Aquino. No, wala akong maalala na ginawa ni Noynoy na maganda. I'm sure he's a good person. I'm not trying to be political, but as far as I'm concerned, before he became president, enabled for him to qualify to run, wala ko talaga maalala na exemplary na ginawa niya except for his name, the prestige of his name. Naalala ko rin noong dekada 80, 90, dahil sikat na sikat yung Aquino. Pag Aquino ang apelyido mo, tumakbo ka ng konsehal or barangay kagawad, panalo ka. Kasi nga, yun yung time na galit yung tao kay Marcos at ang bang-bango ng pangalan na Aquino. Prestige. Ganun din po. Ang sabi ni sino ba si Abraham? He is nobody. Di ba? Galing sa isang lugar na tinatawag na Haran na hindi naman mananampalataya mga tao doon. Pero sabi niya, "I will make your name great." One example na kung bakit great yung name ni Abraham, pansinin niyo po, kapag ka nananalangin ang mga tao ngayon, no, kahit ng biblical times, ang sabi nila, no, "We pray to the God of Abraham, Isaac, and Jacob." Pointing specifically to God of Abraham or Abraham. Bakit? Kasi alam nila yung faith ni Abraham ay ito ay naging pioneering faith ng maraming Kristiyano ngayon. Kaya kung ikaw, tatanggap ko sa Panginoon, your name
will have a prestige. Not, hindi ka na makikilala bilang isang simpleng Juan de la Cruz, kundi Juan de la Cruz na Kristiyano at naka-attach ang pangalan mo sa Panginoon. Sabi sa Philippians 2:9, as a result, God exalted him and gave him the name that is above every name. At yan ang ating Panginoong Jesucristo. Ganun ka rin, kapag ka in-acquire ka ng Panginoon sa pamilya niya, ibibigay niya yung last name niya sa'yo. Ibibigay niya yung DNA niya sa'yo. At sigurado ako, makikilala at makikita at makikita na anak ka ng Diyos. Yan po yung challenge sa atin. To manifest that we are children of God. Protection. Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, I will bless those who bless you. And I will curse those who curse you. Protected ka ng Panginoon. Imagine mo, pangako yan. Alam nyo, nandito tayo lahat ngayon. Hindi pa ba sapat na nakikita-kita tayo ngayon na wala tayong mga sakit at sabihing protected tayo ng Panginoon? 2 days ago, na-expose si Kled sa isang may COVID-19. And she went right away to Kaiser to check. Kahapon lumabas yung kanyang test, and it resulted negative. That's what I call protection. God is the only one can protect you. Hindi lang yon. Sa lahat ng bagay, hindi lang physical na pwede kang proteksyonan. Pwede proteksyonan ng dangal mo, ang pangalan mo. No, lahat pwedeng magkagulo. Maaring masaktan ka, pwedeng magulo ang buhay mo, pero merong kapayapaan sa puso. Yun yung protection ng Panginoon. Sabi sa 1 John 4:4, you are from God, little children, and have conquered them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Meron ka pa bang magiging mararamdaman na takot? Kung yung the one that who is in you is greater than the one who is in the world. Para kang sumali sa basketball na ang kalaban mo ay mga siga sa kanto at ang kakampi mo ay katatangkad, puro 7-footer at LeBron James lahat. So paano ka kakabahan? So ganoon ang Panginoon. Hindi ka dapat kabahan, protektado ka, sigurado sa lahat ng laban mo sa buhay, panalo ka. Last purpose. Isa pong napaka mahalagang bagay sa buhay natin ay magkaroon tayo ng purpose. Ang tagal ko po, 20 taon, akong walang purpose sa buhay hanggang sa nakilala ko ang Diyos. Ang sabi niya kay Abraham, all people will be blessed through you. Binigyan niya ng purpose si Abraham. Kayo po, ako po, lahat po tayo, binigyan ng purpose ng Panginoon. Tinawag ako ng Panginoon sa ministeryo. Tinawag niya ako magpamilya, magkaroon ng asawa, magkaroon ng anak. Tinawag niya ako sa ministeryo. Ngayon po sa estado ng buhay ko, akala ko at ang gusto ko personal, dahil selfish ako, gusto kong yumaman. Pero sa totoo lang, kung yumaman man ako, magiging masaya ba talaga ako? Makikita ko ba talaga yung purpose ko sa buhay? Kaya ako'y tuwan-tuwa na binigay ng Diyos ang purpose ko sa puso ko. Ang sabi niya sa akin, specifically, that I will make use of you mightily and you will go to places wherever there are Filipino churches and you will train and you will encourage and you will equip all the pastors and leaders of these churches and I will make use of you mightily and we will equip all our leaders so that they will be ready for ministry. For me, given that purpose, it's a great honor at ang sarap mabuhay. Dahil kinabukasan, meron kang paggising mo, meron kang nililook forward. Kaya for me, change is exciting because once this is over, COVID-19, let's go out and proclaim the gospel. So ito po yung mga promises ng Panginoon sa inyo. Progeny, prosperity, prestige, protection, and purpose. Third part, as we end. Sabi natin kanina, it's a lifelong journey of faith. We need to hold on to His promises and provisions of faith. But
importante ito, to religiously practice our faith. Application, no? Faith without application, baliwala. We need to apply it in our lives. So, si Abraham, in-apply niya agad. Then he moved, verse 8, then he moved from there to the hill country east of Bethel and pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. There, he built an altar to the Lord and worshipped the Lord. No? He built an altar and worshipped the Lord. Sa panahon po ng pandemic, hindi po kahit kailan napahinto ng gobyerno ang simbahan. Hindi po nila naisarado. Kahit pigilan pa ng kaliwa yung simbahan, hindi mo pwedeng isarado. Dahil sa totoo lang, malaya pa rin naman tayo. Malaya tayo magsimba, magpahayag, mag-preach. Wala naman nanguhuli sa akin. Nandito ako sa garahe namin. Malayang malaya akong magsalita. Malayang malaya akong mag-preach. Kaya po, kahit saan, kahit anong panahon, we need to apply ang ating faith. We need to build an altar. Kahit sa Zoom, kahit sa Facebook, kahit sa YouTube, we need to continue on. We need to continue on meeting and encouraging one another. Hindi lamang yun. Pagbalik natin sa mga workplace natin, let's be a great representative of Jesus Christ so that they will see all these blessings. The Lord is asking, are you ready to practice your faith? One good thing about the name of the church, it's faith, hope, and love. Regarding faith, we need to apply it in our lives. Again, as I end, for an adventure that awaits us, an adventure in faith with God, we need to understand that this is a lifelong journey of faith. We need to accept His provision, His promises by faith, and we need to religiously practice our faith. We need to build an altar wherever we are. Nobody can stop us, even the government, even whoever, nobody can stop us. Jesus Christ is our Lord. He is above all names. He is the King of Kings, and He is the Lord of Lords. Let us all pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for inviting us in a beautiful journey, in a beautiful adventure in faith, Lord God. Thank you for a great adventure with you awaits us, Lord. Thank you for your promises. Lord, we want to be in, we want to be part of that adventure. But first, we accept you as our personal Lord and Savior. We believe that you died for us, Lord. We believe that you will come back again. We believe that you rose from the dead, Lord God. And we believe, Lord God, that someday we will meet in heaven. And we will live in eternity. Lord, we thank you for all your mercy, Lord God. We ask for forgiveness for all the things that we have done, all the sins, Lord God. And I pray, Lord God, for blessings for your people, Lord God. I pray, Lord God, that you give them a change of heart. You give them changed lives, Lord God. Lord, this morning we remember Brother Danny, Lord God. We pray for healing. Complete healing for Brother Danny, Lord God. Restore his health in the mighty name of Jesus, Lord God. And invite him again to an adventure of faith in his new life, Lord God, with you. We love you, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, guys. God bless you. Good morning. Pastor, pwede po mag-share ng aking ano, na-remind ako nung nagkaroon ako ng ano ng dream in 2001. Okay, yung ganito po yung kasi I came to know the Lord in 1988, but I entered the ministry in before 2001. So before that na when Pastor Boyet, my pastor called you know, nag
kinausap niya ako to be one of the associate pastors. Nagkaroon ako ng panaginip, Pastor. Very interesting na dun sa dream ko, while I was walking, I saw yung queue, yung taong marami nakalinya. And they were registering for something. Na nagre-register, nagsusulat sila. So, may mga tao nakaupo sa table with the registration paper. Nagsusulat ng mga tao doon ng names.